Good morning. Ngayon, mag-heavy breakfast tayo kasi may duty ako. Kaya kakain muna. Tapos, pagkatapos na kumain, may duty na. Anyway, my coffee is yung kuwan. May chasha. Kaya na mabilis. Alams na. Ang aking ulam for today is hotdog, scrambled egg, konting gulay, chop suey, and then prinitong bangus. Okay, kain na tayo. At hindi mawawala ang isang 1 cup of rice. Naghugas ako ng kamay. Ha? Sinabunan ko ng bongga. Kasi magkakamay tayo, mas masarap yun. Kain. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa module ng mga bata. Actually, mahirap. Kasi yung pamangkin ko nagpapatulong sa akin. Diyos ko. Mga second year of college ko na yun na nakita ng mga subject. Napaka-advance nila. Pero maganda rin yun sa mga estudyante kasi advance na sila. Hindi ba tulad noon kasi syempre ngayon, may mga Google, internet na pwede mag-research sila. Hindi ka tulad nung time namin, lalo nung high school. Actually, yung music ko yung credit to the singer. Kasi baka mamaya, makapiright tayo. Ayun. Back tayo sa mga estudyante. Hotdog. Sa mga estudyante out there, kaya nyo yan. Kung hindi nyo alam, magtanong kayo sa teachers, parents. Sa parents naman, huwag yun ang gawin. Kasi paano mati-challenge yung mga bata dyan? Sa mga modules, sa mga research. Kasi dyan pa lang. Yan na ang plan nila. Ay, mangan! Ay, tayo. Yan yung ang tawag doon. Itawag ko yung kumain. Kasi sa amin, nakalingga. Pag may kumakain, parang nakakahiya naman hindi ka magtawag. Pero, actually, sa amin kasi, yung hospitality namin, sobrang kaakuan. Kapitbahay mo yan. Kapag yung kapitbahay, pwede siya makikain sa inyo. Pag tinawag mo, tapos, pwede siya makikapit. Pwede din. Itong kanin, parang hindi. Luto naman. Yung egg ko, gusto ko ganito. Para siyang scrambled egg. So, yun nga. Mga estudyante dyan, kung nahihirapan kayo, mag-research. Pag hindi kayo makapag-research or kulang sa budget, magtanong kayo sa teacher kung anong pwedeng gagawin nyo. Kasi, kapag nasa kwan na kayo, magkatrabaho na, mas mahirap na yon. Kasi, sariling kwan mo na ang gagamitin mo talaga doon. May mga kwan ka naman, may mga colleagues ka, may mga katrabaho ka, pero napakagandang training yung paaralan para makapag-kwan ka. Magiging responsable ka balang araw sa trabaho. Kaya, huwag makwan. Huwag malumoral. Huwag ma-depress. Kasi lahat naman ng problema, lahat ng kwan, masasolve pa rin yan. Sabi muna tayo. Sarap. Makati yung aking ilong. Dito tag-ulan, grabing ulan. Nakakain na ba kayo guys? Marami pa. Bangus. Binili ko lang dito. Binili ko sa bilihan to kasi wala na akong oras magmamalingki. Tapos, siyempre, hindi ko hawak araw-araw yung oras ko. Kaya yung ref ko empty. Masarap talaga. Mm.
Super. Ini tahu mau. Hello. Ah, Bra. Mang anak. Angkan apa? Bye, love you too. Apo. Ayun na nga, tumawag si Mr. ko. Ano daw ginagawa ko, sabi ko kumakain ako. Actually, pag long distance relationship, napaka-importante ng tawag. Although, sa kanyang trabaho, huwag ko na lang sabihin kung ano yung trabaho niya. Mahirap talaga. Minsan, wala siyang signal. Minsan naman, nasa kwan siya. Malayo siya. Kaya, iniisip ko na lang, pag hindi ko siya makontak, iniisip ko na lang, nasa trabaho. Kasi sa kwan kasi, sa relationship, lalo pag long distance, katulad ko, asawa ko na siya. Ang pinaka-importante talaga dyan, trust. Ang pinaka-importante dun. Kasi kung wala kayo trust sa isa't isa, tulad ng kwan, lagi kang hinala, hindi mamamatay yung hinala mo.